Hi sa inyo mga ka-taste buds, at ngayong araw na ito ay magluluto kami ng spaghetti dahil bumili ako ng ganito. Ayan. Kaya magluluto tayo ng spaghetti, i-prepare na natin yung mga ingredients. At nga pala, magluluto din kami ng pritong manok. So ito mga ka-taste buds, ito yung mga ingredients na i-prepare namin. So isa-isahin natin yung mga gagamitin namin. So gagamit kami dito ng ito yung giniling na baboy. Ayan. At syempre, ito yung manok para mamaya sa ipiprito natin. Titimplahan pa natin ito mamaya, lalagyan pa natin yun ng breadings. Ayan, at syempre meron tayo ditong hotdog, bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, ayan. Syempre keso, at nagamit tayo dito ng UFC banana ketchup, tamis anghang, at Del Monte original tomato sauce. At syempre para mas astig yung ating spaghetti, ay lagyan natin ng mushroom. Ito yung mushroom na gagamitin natin. Nagamit din tayo dito ng paminta at saka ng asin. Ayan, lagyan muna natin dito. At ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Ang ating gagamitin, UFC Swapto. Ang Supreme Sarap Spaghetti Combo. Good for 9 plates. Ayan, ang dami na, di ba? Sulit na to. Init ng mantika, gisa natin ang sibuyas, bawang. Sabihin na rin natin ang paglalagay ng giniling. Ito yung giniling na baboy. Lagyan ng pampalasa katulad ng paminta. Asin. Haluin. May naman ay maglalagay na kami ng keso. Ayan. Gagamit kami nito, ah. Eh, pero hindi muna natin lalahatin. Ayan, makakalahati muna nito. Dahil yung isang kalahati kapag naluto na yung spaghetti. Dadamihan natin yung sauce nito para masarap. Ayan. Kumbaga para maging creamy saka malasa. Kapit na kapit yung lasa dito sa ating karne. Yeah, medyo nanikit pero okay lang yan. Lagyan natin yung carrots saka bell pepper. Sarap niyan, maraming carrots. At yung bell pepper na nilagay namin dyan, laki din.
na natin yung sauce. Then meron pa tayo dito yung Del Monte tomato sauce. Plus banana ketchup. Hot dog. Haluin. Yung isang sauce na ginamit natin dito, templado na yun, ha? Yung kasama ng ano ng pasta, yung UFC. Yan. Kailangan haluin natin para yung nakadikit sa ilalim, mamix din natin. Lagyan natin ng hard boiled egg. Magdadagdag nga pala tayo na 2 piraso to at hiniwa namin. At maglalagay tayo ng mushroom. Tatanggalin natin yung sabaw. Naku, napakaraming sahog ng ating sauce. At yan, pakukuluan na lang natin to at luto na rin ang ating spaghetti sauce. O, di ba napakasimple mag, ano, magluto ng spaghetti sauce. Pakuluan natin, pakita ko sa inyo kapag luto na ito. Sa kabila, magpapakulo na tayo dito ng tubig dahil lulutuin na rin natin ang pasta. Yan, habang niluluto natin yung sauce, pakuluan na natin to. Ito mga ka-taste buds, tikman natin. Hindi na kailangan maglagay ng asukal dahil yung nilagay natin UFC dito kanina ay na, talaga namang napakatamis na. Okay na yung ganyan. So ito mga ka-taste buds, kumukulo na at ilalagay na natin ang pasta. Yan, lagay natin pa ganyan, spread natin. Pakita ko na lang sa inyo kapag luto na yung pasta. Taste buds, maglalagay tayo dito ng mantika. Ayan, para hindi magdikit-dikit yung ating pasta kapag naluto. Ayan. Ay, tamang dami lang ng mantika yun. Then maglalagay tayo ng asin. So, ang purpose naman dyan ng asin is para kapag, kumbaga, hindi mapanis ang ating pasta. Ang pasta, kaya mahaluin muna natin itong sauce. Ayan. Naku naman, napakabango talaga. Lagay na natin yung pasta. Ihalo na natin. Kaya haluin na natin to. Ang nakakatawa dito, napakaraming sauce. Dati kasi kapag nagluluto kami ng spaghetti, ano, ang konti nung niluluto naming sauce. Kaya medyo maputla. Pero ngayon, tignan nyo naman kung gano'ng karami yan. Oh. Eh nahalo na namin to. Ngayon naman prepare na natin yung ating ano, manok dahil nagke-crave din kami sa fried chicken. Kaya na magluto tayo ng masarap na fried chicken. So mga ka-taste buds, prepare muna natin ang manok. So meron tayo dito malaking mixing bowl at ilagay natin dito ang hot and spicy na breadings. So ilagay na natin to lahat. Ay oo, oh, nga oh. Tingnan niyo yung ano, yung kulay niya. Mga ka-taste buds, ay namamula-mula siya. Oh. Ayan. At ito naman, ito yung manok na gagamitin natin dito. Anihin muna natin yung tubig para sure tayo na tuyo ang ating manok. At maglalagay tayo dito ng 1 pirasong hilaw na itlog. Ayan. At pwede nating irekta na haluin na ganito. Hindi na tayo maglalagay ng paminta dito kasi templado na naman sigurado yung breadings na ano na gagamitin natin, 'di ba?
Ayan. Kung sa tingin nyo na okay na, ilalagay na natin ito sa ating breadings. So, ilalagay na natin yung manok. So, ayan. Ilagay muna natin yung mga drumstick. Tatlo muna. Ayan. Ganyan lang natin yan dito. At i-make sure natin ha, na pati yung pinaka loob ng balat nyan ay nalagyan nyo. Ayan o. Lalagyan pa natin sa loob yan. Oh. Napakaganda naman talaga. Para crispy. Ganyan pa natin. Lagay natin sa isang lalagyanan. Ito, lagay naman din natin yung iba. Ayan. Haluin uli. Ang lalaki ng ano, ng ating drumstick. Ayan. Then, check natin yung pinakabalat. Kung nalagyan. Ayan. So, yun, nilalagyan natin pati yung mga kasulok-sulukan yan. Para itong ating breadings ay ano, mailagay natin halos lahat. Ayan. Ayan, ganito natin. Ayan. Then, lagay ulit natin dito sa lalagyanan. Lagay naman natin itong iba. Meron pa tayo dito. Eksakto yung ating ano breadings para dito sa dami ng manok na pipirituhin namin. Then check ulit natin kung nalagyan na ba lahat katulad nito. Ayan, malaki-laki yung balat niyan. Napakasarap nito. Napakagandang partner ito sa spaghetti, di ba? Ayan. Lagay natin yung mga ano, sulok niyan, ilalim ng balat. Ayan, katulad niyan, yung ilalim, kailangan malagyan din natin yan. Naman wings, ayan, lagyan din natin to, ayan, pwede yung pinaka ano nya, lagyan natin lahat, eto, meron pa dito ng maliit, lagyan na rin natin yan. Ito na yung manok. Ngayon naman ay prituhin na natin to. So ito, mainit na ang mantika, ilagay na natin isa-isa ang ating manok ng dahan-dahan. Ayun. Dinipray na natin, ha. Pero hindi naman natin 'yang pupunuin. Kumbaga maglalagay tayo ng tamang dami na kakasya dito sa ating mantika. So ayan, ganyan muna ilalagay natin, 4 na piraso. Mga ka-taste buds, tingnan natin. Ayun oh, ang ganda ng pagkakaprito. Napakaganda ng pagkakaprito talaga. Ayun. Diba? Ikot lang natin. Kasi naka 7 minutes na. Ayan. Uy, ganda ng prito. And make sure natin ha, kapag nagbiprito kayo ng manok, naka low heat o kaya medium heat ang inyong apoy para lutong-luto din yung loob, hindi lang yung labas. Mga ka-taste buds, ayan, luto na ang ating fried chicken. Ganda na pagkakaprito. Ayan, lagyan na natin lahat. So ito mga ka-taste buds, ayan. So bali tinanggalan namin yung mantika dito dahil meron pa tayong lulutuin ngayon. So ang gagawin naman natin is maglalagay tayo dito ng tubig. Ayan. At pakuluan natin. Pagkulo nito, ilalagay natin itong Knorr cream soup, cream of mushroom.
So ito kumukulo na, ilagay na natin 'to. So hindi naman natin 'to lalahatin, ah. Hindi naman natin nilahat yung ano, yung nakalagay dun sa ano. Yan, i-mix natin maigi 'to hanggang sa mag-melt. Ito nag-melt na, tignan nyo. Kung napapansin nyo yung mga buo-buo na yan, yung mga mushroom pa rin yan. At ngayon naman magdadagdag pa rin tayo syempre ng mushroom. Dahil napakahilig namin sa mushroom, kaya dagdagan natin yan. So yan, luto na. So ito mga ka-taste buds, luto na, napakasimple at napakasarap na spaghetti at fried chicken. At syempre itong sauce na Knorr Creamy Mushroom Soup. Ito na yung pinaka-gravy na gagamitin namin, diba? Dyan na yun, napakasarap na yan. Kaya naman itikman na natin to. So mga ka-taste buds, nakita nyo naman yung niluto namin na spaghetti at saka fried chicken na talaga namang napakasarap, diba? So dinamihan na namin yun sa home para man talagang maging napakalasa nito. So kumuha na rin ako syempre dito ng spaghetti at saka ng fried chicken. Ayan, tikman na natin to at naglagay na rin pala ako dyan ng cream of mushroom dyan ha, ng Knorr. So tikman muna natin itong ating fried chicken ng napagkalutong-lutong naman talaga. Grabe. Meron siyang konting angham. Kasi yung yung flavor, di ba, na mayroong ano, may angham. Tikman na natin to. Ang sarap ng spaghetti. Kaya kung nagustuhan nyo niluto namin, subukan nyo rin to at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. At syempre, pinakamaganda dyan, huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulam. At syempre, magkita kita ulit tayo bukas. Kain tayo.